Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Maganda, madaling araw kung saan man kayong panig ng mundo nakatira. As usual, no skip ha, i-like nyo, and then mag-comment kayo. Kung 10 minutes ang video ko, at least karate ha, panoorin nyo. Ah, ito, yung tungkol dito sa may... Ang topic natin, yung isang CEO ng isang... Ano ba to? Makeup company ba to? Ang pangalan niya Nina Elaine siya. Alam mo, ibang klase itong may-ari ng kumpanya nito. Kaya nga negosyo 'yan eh. Ang ibig sabihin niyan, lahat dapat customer mo. Whatever political ang call, ang ano niya, ang kulay niya. Kahit mapasa kabila siya or DDS siya. O Dilawan or DDS, something like that. Dapat, ang treatment mo, pantay. Hindi yung ang tinitira mo, yung kabilang side. Tapos sasabihin mo na lang, kasi may nagreklamo nga sa ano mo na para nadidelay yung mga orders, yung 11-11 na yan. O dahil sa bagyo nga. Tapos sasabihin mo, para sa lahat ng mga diehard DDS na nag-order ng 11-11, pakicomment ang order number. Ako mismo ang magka-cancel. Excuse me, ng order nila. Nako, ibang klase talaga ma'am yung ginawa mo. Bago pa lang ang company mo, 3 to 5 years pa lang. And then, may problema pa pala yung produkto mo. Under study pa. Wala pang approval talaga ng FDA. Tapos kung umasta ka, ganyan na lang. Ano bang klase kang negosyante? Well, kung siguro kung mayaman ka, kung babayaan mo lang itong negosyo mo, wala, okay lang yun. Eh, kaso kung nag-uumpisa ka pa lang, kung talaga nag-i-strike ka talaga, hindi ka yung kumpanya na ang edad is 100 years na, yan talaga, mahaba ang mga PC niyan. Malaki ang mga pondo niyan. May mga buffer yan. Eh, ikaw, may buffer ka ba? Tignan mo, ibubuhay ko itong ano mo. Diba, hindi naman ako nami-makeup eh. Lalaki ako, ewan ko si Mrs. Hindi naman masyado nagmi-makeup yun eh, mga powder lang yun. Pero yung ginawa mo talaga ng, parang ng lait ka pa eh. O, may video ka pa na, I don't need your money. Ano klase kang negosyante, ma'am? Nako, mawala ka lang ng isang 1% na sale eh. Problema mo na eh, what more pa kung maging 20, 30, 50% ang mawala ng sale sa'yo. O, ano na yan, tagilid ka na. O, may isa pang ano, sergeant's company, hindi ko nababag din pangalan eh. Tinan mo, tinira niya yung gobyerno. O, di umano, bumaba ang sale niya. Kasi sa isang negosyante, kailangan maging ano ka, gigitna ka. Hindi mo napapansin yung mga ano, ibang mga negosyante malalaki? Nasa gitna lang sila. Kung sino man yung magiging pangulo, talaga sinusuportahan nila, depende nilang talaga kung talagang ang conviction mo, talagang antay ka. Eh hindi, ma'am. Bago pa lang kumpanya mo, understudy yung produkto mo, paano na yan? Nga pala, huwag natin lalaitin yung, I'm sorry, ano sa mga kakampi ko dyan, mga DDS, huwag natin lalaitin yung physical appearance ng CEO. Ang issue rito, yung naging attitude niya, and then yung produkto niyang Colourette, cosmetic ba? Doon tayo magpo-focus. Huwag tayo doon sa physical appearance. Ano na eh. Bugbog na siya eh. Ewan ko lang kung makaka-recover pa siya. Ano talagang nanlait na eh. Ewan, may problema kasi produkto niya siguro kaya ganun. Eh iba na kasi ngayon eh. Talagang mahigpit na eh. Talagang kailangan mag-comply ka. Hindi basta-basta ilalabas mo isang produkto mo na ganun-ganun na lang. Eh makeup yan eh. Malay mo kung... Malay natin kung napaka ang daming mercury content niyan. Oh, delikado 'yan sa pagmumukha ng tao lalo sa mga kababaihan natin. And then ganito pa gagawin mo para lalaitin mo pa yung mga customer mo. Dapat ano, pantay-pantay pagtingin mo kung ano mang political color niya, dapat wala kang pakialam. Negosyo 'yan eh. Kaya pera pinag-uusapan dito eh. Ewan ko na lang kung makaka-recover ka. Di ba? O ganoon na lang ha. Basta ang negosyante kailangan mautak.
Hindi ang ginagamit yung ano, yung damdamin mo. Wala akong pakialam kung antay ka. 'Di ba? Ang ano rito, ang pinupunto ko rito, dapat sa negosyo, lahat maganda ang treatment mo, hindi yung isa lang tinitingnan mong side. 'Di ba? Hindi ako ano ha, hindi ako PR man ha. Yun lang, observation ko lang, komentaryo ko lang, dapat ang isang negosyante maging wise. Hindi yung damdamin ng pag-iirali mo kung anong political color ka. Eh, malulugi ka talaga niyan. Depende nila kung malakas talaga ang produkto mo. Kung 100 years na ang kumpanya mo, eh bago ka pa lang eh. Tagilid pa ngayong produkto mo. Yun lang mga kababayan ko, wala mo na tayong shoutout ha. Medyo, lagi sumasakit lalamunan ko. May exception, siyempre, sa mga ano ko sa Amerika. Yung Doc JP, si Irene, si Miguel, si Joshua. Ate na yung may GG Markey, GG Money Markey, Danica, at saka si Ate Oka. At saka yung, ano ko, kumari ko, si Will Ramos, the Gentle Giant, mag-subscribe kayo sa kanya. Sino ba ba? Si Rica Joy, Masip, XL Deli, mag-subscribe kayo. Jack Jackie, mag-subscribe kayo. Si Jendal. Yun ang mga kababayan ko. No skip of ads, ha? Sayang hindi. No skip of ads. Mag-comment kayo, mag-like kayo. I-like nyo lang, ha? Subscribe. Yun ang mga kababayan ko. Maraming salamat po. Meron tayo mamayong sunod. Siguro, yung tungkol sa bagyo, ha? Later na lang. Salamat po. Bye.